Magbayanihana. Magbayanihana. Magandang hapon, Calamba. Mabuhay, Pilipinas. Mga kababayan, hindi anumang unos o pandemya ang makapipigil sa atin upang papanaigin natin ang espiritu at kapangyarihan ng bayanihan, ang tatak ng Kalambenyo, ang marka ng pagka-Pilipino. Sa mga manunood at tagapakinig, halika na, tara na, makiisa at muling pagtagumpayan ang mga isinusulong na programa ng Calamba City Integrated Science School na tinaguri ang isa sa pinakamahusay na paaralampang sekundarya sa pagpapatupad ng Brigada Eskwela ng nakaraang taon sa buong rehiyon ng Calabarzon na naging daan upang ito ay kilalanin bilang isa sa pinakamahusay na eskwelahan sa pagpapatupad ng Brigada sa buong bansa. Isang patotoo na kayang-kaya kung sama-sama. Kaya, halika na! Tara na! Ito ang Calamba City Integrated Science School Brigada Eskwela 2020, The Virtual Kickoff. It's the time of the year again. Chance to bring back the joy and excitement every caution is looking forward to. Brigada Eskwela 2019. Several sponsorships are sought to empower connections for the Brigada. This year, the number of participants has risen by almost 70%. From last year's 185,000, this year gathered a total of 625,000 pesos, or an equivalent of 239% increment. Various school areas made a significant change from 1 week of plain sweat and hard work. DRRM supplies, especially hard hats, were distributed.
as well as hygiene kits and learner's kits. Matatag na paaralan para sa maunlad na bayan. Panginoon, aming amang lumikha, kami po ay dumadakila at nagpapasalamat sa inyong walang hanggang pagpapala. Panginoon, sa inyo po namin itinataas ang taunang Brigada Eskwela ng Calamba City Integrated Science School. Sa gitna po ng pandemyang aming kinakaharap, batid po namin ang pagkakaisa ng bawat sektor sa adhikaing makapagpatuloy ang bawat kabataan sa pagtamo ng kalidad na edukasyon sa pangunguna ng mga opisyal ng DepEd Calamba City, ng mga butihing lingkod bayan, mapag-arugang mga magulang, mga mag-aaral at ang bawat kasapi ng pamayanan. Panginoon, hayaan ninyo pong aming matamo ang aming adhikain na makapagbigay gabay at linaw sa kung paanong kaparaanan mapagtatagumpayan ng CCISS ang Brigada Eskwela at Offline Balik Eskwela 2020 sa pamamagitan ng virtual kickoff na ito. Muli po, hangad namin ang inyong gabay at pagpapala sa lahat po ng aming sinasamo, lalo na po ang kaligtasan at kagalingan sa COVID-19 at kapanatagan ng kalooban sa pagtanggap sa makabagong hamong aming kinakaharap. Paghariin niyo po ang kapayapaan, pagtutulungan at pagmamahalan sa aming kalooban. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
Sa puntong ito, ating tunghayan at pakinggan ang bagong ina at punong guro ng pinagsamang puwersa ng Calamba City Science High School at Calamba City Senior High School, Calamba City Integrated Science School, Ginang Bernardita O. Salazar. Isang magandang araw po sa ating lahat mula po sa Calamba City Integrated Science School, na dating Calamba City Science High School at Calamba City Senior High School. Kayo pong lahat ay malugod kong inaanyayahan na panoorin at subaybayan ang mga kaganapan po namin dito po sa virtual kickoff ng Brigada Eskwela 2020. Ang tema po natin ngayong taon ng Brigada Eskwela ay pagpapanatili ng bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon para sa kabataan. Napakalaking salita ang binanggit po sa tema, bayanihan, dahil naniniwala po ang Department of Education na sa ating munting pagsasama-sama, makakamit po natin ang isang napakalaking katagumpayan. Alam po naman natin, batid po natin, na ang paaralan ay hindi kailanman magiging matagumpay kung hindi ito sinusuportahan ng mga stakeholders. At ito pong programa ng ating pagawaran ay isang pagganyak, isa pong pag-anyaya, paghikayat sa ating mga stakeholders na tumulong at nakiisa. Bayanihan sa paaralan tungo sa bagong normal. Lagi po natin nakarinig ang salitang new normal. Ano po ba ang new normal ngayon? Ang new normal po, kasama na po yan sa ating mga gawi, ang physical distancing o yung tinatawag natin social distancing on ang pagpapanatili ng kalinisan, ang pagkakaroon ng mulat na kaisipan at kaalaman upang ang COVID ay maiwasan. Now, the implementation of Oakland Balik Eskwela and Brigada Eskwela includes the engagement of all stakeholders. Now, ano ang dahilan bakit kailangan magkaroon ng engagement of all stakeholders? Kasi naniniwala nga po tayo na katulong, katuwang ng paaralan ang mga stakeholders. Now, in the light of the COVID-19 situation, the Department of Education is still believing that learning should be continued in spite of the threat of this pandemic. Kaya nga po, inihahanda natin ang ating mga kaguruan, ang ating pong pasilidad, pasilidad sa pag-aaral, pasilidad kung paano may tatawid, paano makakarating sa mga eskwela natin ang mga iba't ibang kaparaanan sa pag-aaral. Ito po ang inihahanda natin sa Brigada Eskwela. Kung noon po, ang ating inihahanda ay maglinis ng ating mga paaralan, i-repair ang dapat i-repair, mag-donate ng walis, mag-donate ng pinta, mag-donate ng basurahan. Ngayon po, iniinganyo po namin ang lahat na bigyan po kami sana ng pagkakataon na makatanggap ng anumang uri ng donasyon na may kinalaman po para po sa iba't ibang learning modalities. Katulad ng alcohol, sanitizer, face mask, face shields. Tumatanggap din po ang paaralan ng typewriting upang magamit po sa mga modules na ipoproduce po natin. Tatanggap din po ang paaralan ng anumang uri ng mga disinfectants upang masiguro po ang kaligtasan ng mga tao pupunta sa paaralan. Estudyante, magkuyan o magulang. Ang kaparaanan po kung paano natin maisasagawa itong ating Brigada Eskwela ay matutunghayan po ninyo sa inyong panonood ngayong araw na ito. Kaya tara na, Brigada na, kumilos na ng sama-sama, Kalsay at Kalsen, ngayon ay iisa na. Maraming salamat, Ma'am Neth, at sa yugtong ito, narito ang tagapamanihala ng mga paaralan sa lungsod ng Calamba, Ginang Susan Oribiana, para sa kanyang mensahe ng imbitasyon at pakikiisa. Ang DepEd Calamba City ay patuloy na nagbibigay ng serbisyong tapat at karapat-dapat para sa lahat ng kabataang Pilipino. Sa kabila ng hamon ng pandemyang COVID-19, patuloy ang ating pagtatrabaho upang maibigay sa bawat bata ang oportunidad ng pagkatuto. Kaya't halina, mga kasama namin, mga kaibigan, mga kababayan,
makiisa tayo sa bayanihan tungo sa isang dekalidad na edukasyon. Halina, mag-Brigada Eskwela tayo. Maraming salamat po, Ginang Oribiana. Ngayon naman po ay ating aalamin ang lagay ng ating edukasyon sa gitna ng pandemyang COVID-19. Since the COVID-19 pandemic erupted this year, many sectors have been affected, including the economy, tourism, governance, and daily living. But as teachers, students, and parents, how does the COVID-19 situation affect the state of education in our country? Let's find out the major changes in our education and, in effect, the changes in our Brigada Eskwela for this school year. Before we discuss the changes in Philippine education, let's have a brief overview of the COVID-19 pandemic. On March 15, 2020, Metro Manila underwent a general community quarantine, and the following day, the entire Luzon Island was placed under an enhanced community quarantine. 3 months have passed and we are currently under general community quarantine for the province of Laguna. So how does the COVID-19 statistics fare recently? Let's find it out. June 18, 2020, based on the latest numbers released by the Department of Health, we have 27,238 confirmed cases of COVID-19 in the Philippines, with 6,820 recovered patients and 1,108 deaths. And the numbers are continuously rising each day. So, how does the government respond in dealing with the status of education in our country? In a statement, DepEd Secretary Leonor Briones thanked Duterte for supporting DepEd's endeavor to offer alternative learning methods in light of the public health situation caused by the disease. While preparing schools for a different setup is a challenge, she said DepEd is readying the resumption of school operations based on their basic education learning continuity plan, which would affect almost the entire education infrastructure in the country, from the DepEd central office down to the school level. PLDT and SMART recently provided the Department of Education with a package of digital services to support the academic sector's continuous learning offer amid the challenges of the nationwide ECQ. Education Secretary Leonor Briones spearheaded a call for support from the telcos in providing free access to DepEd Commons, the department's online education delivery platform designed as an alternative mode for teaching learning process during class suspensions and other similar circumstances. Education will allow schools and community learning centers to choose relevant and appropriate alternative learning delivery methods that will best fit the context or health situation in their respective communities when schools reopen in August. Schools can choose from face-to-face learning, blended learning, distance learning, and homeschooling. So, how does COVID-19 affect our conduct of this year's Brigada Eskwela? In response to the public health emergency, the Department of Education developed a basic education learning continuity plan. This is guided by the issuance on the management of COVID-19 by the Office of the President, the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases in the Philippines, and the Department of Health. As articulated in the BELCP, Brigada Eskwela and Oplan Balik Eskwela, the annual activities of DepEd to prepare for the school opening shall be reconfigured to fully assist the preparation of stakeholders for the coming school year. Brigada Eskwela and Oplan Balik Eskwela will be undertaken from June 1, 2020 to August 29, 2020. The required health standards involves following social distancing measures and practicing proper hygiene consistent with the IATF protocols, DOH health standards, local and national quarantine rules, and all other relevant protocols as detailed in DepEd and DepEd Task Force COVID-19 issuances. The traditional concept of Brigada Eskwela, which involves physical cleaning, painting, repainting, and doing minor repairs, will no longer happen in May. Unless otherwise provided by another DepEd issuance, it may still be done during the 2 weeks before the opening of classes in public schools on August 24, 2020.
The new concept of Brigada Escuela shall focus on preparations and strengthening partnership engagement to ensure that learning continues even in the time of COVID-19. The activity shall highlight partnership initiatives that complement the department's efforts to ensure that quality basic education will continue despite the challenges posed by COVID-19. In partnership with Brigada Escuela, Oplan Balik Escuela shall focus on an information campaign on the implementation of the Learning Continuity Plan, or LCP. So, those are the changes on the way we will conduct this year's classes in Brigada Escuela. Not even COVID-19 can stop our Bayanihan spirit to prepare ourselves in our school for this upcoming school year. Nagsagawa naman ng pag-aaral ang ating institusyon hinggil sa kondisyon at kagustuhan ng ating mga mag-aaral at magulang na pamamaraan ng kanilang pag-aaral sa gitna ng hamon ng COVID-19. Narito ang resulta at diskusyon. Good day! This is Calamba City Integrated Science School, results of Learners Enrollment Survey as of June 16, 2020, with 161 respondents. Moreover, this will tackle the preferences of the students and their guardians in terms of the learning modality that we are going to implement in the time of COVID-19. Our passion to provide learning opportunities to the young Calambeños will never be hindered by challenges posed by a pandemic or other natural occurrences. We can create a new normal. Presidential Proclamation No. 929, Series 2020. All government agencies shall render full assistance and cooperation with each other to mobilize necessary resources and appropriate for disaster response aid and measures to curtail and eliminate the threat of coronavirus disease 2019. These are the guiding principles. Protect the health, safety, and well-being of learners, teachers, and personnel. 2. Ensure learning continuity through K-12 curriculum adjustments. 3. Facilitate the safe return of personnel and learners to workplaces and schools. 4. Be sensitive to equity considerations and concerns. And lastly, link and bridge BELCP to DepEd's pivot to quality under the framework of Sulong Edukalidad. In terms of availability of gadgets or devices at home, it is shown in the table that most of the learners have laptops and smartphones with 57%. However, there are 32 or 3% respondents who only have basic cell phones, then 6 or less than 1% has none at all. This implies that learners need to be provided with equipment to cope with online learning modality and relevant new normal educational platforms. Number of students who have internet connectivity. The graph shows that most of the learners, 488 or 50.78%, have internet connection at home. On the other hand, 49.22% of them do not have a stable internet connectivity, for they only rely on prepaid mobile data, computer shops, and neighbors' Wi-Fi connection. In terms of their preferred learning modalities, based on the results, the school will focus on online learning, modular approach, and blended learning, which is a conditional option. When we talked about online learning modality, the enrollment profile will be the basis for the organization of classes. A class for online distance learning shall be composed of 20 to 25 learners. In case of small number of online learners, the school shall organize a virtual class with assigned teacher to accommodate the learners, regardless of the class section. Teachers prepare online discussion and activities as well as videos, upload learning materials and worksheets via agreed social media platform and or virtual learning software application. Synchronous, real-time or virtual teaching process, and asynchronous, flexible teaching learning mode approaches. Assessments will be done online via Edmodo, G Suite, Google Classroom, or other online platforms. Modular learning approach. In this approach,
Modules will be provided by the regional office. Teachers will prepare activity sheets and or supplementary materials for each subject learning area. There will be a so-called learning box that contains modules, activity sheets, supplementary materials, guide for parents or facilitators, learners' individual learning plan, and instruction checklist for parents or facilitators. Learning boxes could reach the learners via home delivery system through assistance from PTA and or barangay officials, or through school pickup by parents, guardians, considering DOH protocols. Accomplished learning outputs could be submitted through drop point at respective barangay hall or center, delivery to the school by parents or guardians. Lastly, we have the blended learning or the conditional option. Blended learning, face-to-face plus any distance learning mode, will be considered as conditional learning modality until vaccine for COVID-19 is available. Each class would have 15 to 20 students. Twice a week of face-to-face teaching learning process considering DOH protocols. This will be blended with either online modality or modular learning. And assessment will be face-to-face or actual classroom test-taking procedures. There you have it, the results of the survey and the discussion on the different learning modalities. May this enlighten everyone about the possibilities, procedures, and protocols that we need to keep in mind as we welcome the new school year 2020-2021. Thank you very much. Samantala, narito naman ang mga programang inihanda ng ating samahan ng mga guro, mag-aaral at magulang para sa ating Brigada Eskwela 2020. May mga nangangailangan daw na gadget sa mga schoolmates ko. Gusto ko sanang bilhan kaso, paano yun? 20 na lang yung pera ko. Saan naabot ang 20 pesos mo? Worry no more dahil for as low as 20 pesos, pwede ka na mag-donate para makatulong sa ating mga kamag-aral. Kaya, tara na! Sama-sama nating panatilihin ang bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon ng kabataan. Bente mo, gadget at load ko. This is the major project of CCISS Brigada Eskwela 2020, which is anchored on the results of LESF. It aims to procure the needed gadgets for the students who don't have the means to have it and to provide internet connection for a school year. Sisters, ito na ang inyong pagkakataong magpakitang gilas sa Project DOS! Unang-una, bawal ma-involve ang SSG sa kani-kanilang mga section. Can I help them make their video? It's for our section 2. No. At para pak na pak, mag-a-assign ng isang leader ang mga advisor sa kani-kanilang mga section. Kaya dapat na malinaw ang pagkakahayag ng mga impormasyon dahil ang purpose ng ating 2020 entertainment ay ang maipaliwanag ang mga common misconception sa ating new normal. At dahil bayanihan ang tema ng ating brigada, abay dapat lamang na magtulong-tulungan ang isang buong section para sa mga ideya. Ngunit limitado lamang sa 5 hanggang 8 ang maaaring makita sa video. At huwag kalimutan, portrait dapat ang video orientation. Nanay, ano ba to? Magsushooting pa kami magkakaklase, hindi ako makalampas dito! Nay! Ay, ano ba yun? Napakaingay mo. Ay, nako, ikay pumarini dito at nabasa kong guidelines, bawal kayo magshoot sa labas. Batang to'y gagala ka na naman, napakadelikado eh. Ano? Gets na ba? Ay nako, ano naman ang criteria dyan at nang manalo naman ang section ng anak ko? Content, 20%. Creativity, another 20%.
at audience impact. 60% for a total of 100%. Wait! Nakapaloob sa audience impact ang generated fund na 40% at ang total view count na 20% for a total of 60%. Ay ano naman yung generated fund na iyan? Ito ang magsisilbing boto ng mga manonood sa inyong video. Aba, minimum of 20 pesos lamang ang ating vote. Ay, baka naman ho ako'y mabahagian. Napakaraming bente niyan. Naku, Margarita, huwag kang mag-alala dahil ang malilikom na fund ay mapupunta sa ating major-major project na bente mo, gadget at load ko, na layong magbigay ng gadget at load allowance sa mga estudyanteng mapipili base sa learner's enrollment and survey form. Ay naku, talaga nga namang napakaganda ng inyong proyekto. Mga sisters, halina't sumali sa kanilang Bente Entertainment Film Festival at saka dyan sa Bente mo, gadget at load ko para makatulong din tayo sa ating mga kamag-aral. Mga kapwa magulang, o diba? Mga mare, tara na! Vote, vote, vote! CCISS Bente Entertainment Film Fest. CCISS Bente Entertainment Film Fest, also known as Project DOS, is part of the CISS SSG Brigada Escuela 2020 20 virtual projects. The festival, which will run from the 20th of June until the 20th of July 2020, is held by the CCISS community as a fundraising activity which will focus on student crafted compilation videos tackling issues concerning school year 2020 to 2021. Generated funds will be used to support another CCISS project called Wi-Fi Ko, Wi-Fi Mo, aiming to provide assistance to those students of CCISS who are struggling to pursue unconventional learning styles. CCISS Green Thumbs or Brigada Escuela Gulayan sa Tahanan Project. This is a contest for all CCISS students and parents to have urban gardens at the comfort of their homes and to promote sustainable life. ML Defense Against COVID-19. This is CCISS Brigada Escuela project which aims to complete the anti-COVID kits that are included in the Brigada Escuela 2020 guidelines through the online pledges of the stakeholders. CCISS Oplan Balik Eskwela Project. This is a call for distance learning materials donations that will support continuous learning of every CCISS student, be it in any digital platforms during the new normal learning setup. CCISS Webinars on Modalities of Learning. This is a week-long webinar series on bringing enlightenment regarding the possibilities of the teaching and learning process during the new school year 2020 to 2021 in the time of COVID-19. CCISS FB Reading Hub page and book launching. This is CCISS way of promoting Brigada sa Pagbasa that encourages love for reading and academic engagement. It will also showcase the originally crafted children's stories of grade 12 students that will eventually lead to partnership with selected elementary schools within Calamba City as its recipients. CCISS webinars on teachers' readiness on online teaching and knowledge on online softwares and applications. This is also a week-long webinar series on equipping the teachers on distance learning approaches, tools, and softwares. At inyo na nga pong nasaksihan at napakinggan ang mga programa sa taong ito. Sa ngayon, ating pakinggan ang mensahe ng pakikiisa ng mga pinuno at kinatawa ng iba't ibang ahensya ng ating lipunan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang inyong pong lingkod, Governor Ramil Hernandez, ay taos-pusong nakikiisa sa ating pong Brigada Eskwela. Binabati ko po ang mga magulang, ang ating pong pamunuan ng DepEd, at lahat po ng ating pong mga mag-aaral. Iba na po ang estilo ng ating pong Brigada Eskwela dahil naiba rin po ang sistema ng ating pag-aaral. Ngunit ang espiritu ng pagkakaisa, ang ating goal na matuto ang ating mga anak ay nandoon pa rin. Kaya kung ano mang klase ng pag-a-adjust ang ating ginagawa, ay sigurado na makakamit pa rin natin ang ating pong adhikain na matuto ang ating pong mga mag-aaral. Sa bagay pong iyan, mananatili po na nakasuporta ang pamahalaang panlalawigan
para po makamit natin ang magandang kinabukasan ng ating pong mga anak. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal po pong kabutayan. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Kimi Chipero. Unang-una po ay alam po ang sitwasyon na inaharap po natin lahat ngayon dito sa ating bayan, sa ating bansa, dito sa lahat sa buong mundo. Ang pagpasok ng COVID-19 ay nagbigay ng pagbabago sa ating buhay. At ngayon po sa dahilan na mayroon po tayong tinatawag na new normal, may mga bagay na dapat tayo pong palitan, mag-adjust, o maaaring baguhin para po doon sa ating bagong pamumuhay. Sumasaludo po sa ating Department of Education sa dahilan po na alam po po bilang inyong chairman ng local school board ay talagang gumagawa tayo ng paraan para po tayo makaabot din sa tinatawag na new normal nito. At sa dahilan na kailangan nating magbago ang ating pag-aaral, ay gumagawa din po kami ng paraan kung paano natin maihatid ang magandang edukasyon sa ating mga kabataan. Kailangan po sa mga minamahal kong kababayan, sana intindihin po natin ang panahon ngayon. Kailangan po natin magkapit-bisit, magsama-sama at magkaisa sa mga patakaran, sa solusyon na hinaharap nating pandemya. Alam ko po, kaya ng ating Department of Education ang mga programang ito, katulad po ng balik-eskwela program natin. At din po ang bagong pamamaraan ng pagturo, lalo-lalo po, naprobahan na po natin ang pagbibigay o pagre-reproduce ng mga modules na siyang may bibigay sa ating mga estudyante para sila po ay makapag-aral din sa kanilang mga tahanan. Gagamit din po tayo ng mga iba't ibang media. Maaari nga po sa video, diba, o internet, doon po sa mga lugar na pwede. At we will try to utilize everything within our reach para naman po ang ating mga estudyante ay hindi mapigil sa kanilang pag-aaral. Kailangan ko rin po ang tulong ng ating mga parents and teachers sa solusyon na magagampanan po natin ito. Sa pagpapasok ng mga bata, sa paglalabas ng mga bata, sa mga patakaran sa loob ng paaralan, kailangan natin magkaisa para maprotektahan po ang ating mga kabataan. Sana po, ay sinta sa awa ng Diyos at sa tulong ng lahat, kaya nating malampasan ang problema ng pandemya ito. Saludo po ako sa inyo, saludo po ako sa Calambeño. Maraming salamat. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang unang pagkakataon na ating isasagawa ang Virtual Brigada Eskwela na may temang pagpapanatili ng bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon para sa kabataan. Sa pagpasok ng taong panuruan, 2020-2021, tulong-tulong tayong maghanda para sa kalinisan at kaligtasan ng mga guro at mga mag-aaral sa ating paaralan. Katulad ng mga nagdaang taon, lahat ng paghahanda ay ating ginagawa para sa pagbubukas ng paaralan. Sa panahon ngayon ng pandemya, umaasa kaming mga guro na sa tulong ng mga bagulang, sangguniang barangay, komunidad at mga stakeholders na naririto ngayon na kayo ang magiging katuwang namin upang maihatid sa mga mag-aaral ang dekalidad na edukasyon. Manatili ang pagtutulungan sa panahon ng pangangailangan at hindi maging sagabal ang kasalukuyan nating sitwasyon upang patuloy silang makapag-aral. Sa tinatawag natin ngayong new normal, ang mga bata ay mag-aaral sa pamamagitan ng online, modular at kombinasyon nito. Malaking pagkakaiba kumpara sa mga nagdaang panahon. At dito, higit na kailangan ng paaralan ang suporta ng bawat isa upang maihatid ang mga kaalamang nararapat nilang matutunan. Ang mga guro ay patuloy na naghahanda para sa kakailanganin nila sa pagbubukas ng klase. Sa mga magulang, kayo ang katuwang namin na gagabay sa inyong mga anak. Sa araw-araw, magtulungan tayo at sikapin nating makasabay sa pagbabago para sa kaligtasan ng lahat. Sikapin nating magkaroon ng positibong pananaw na ang lahat nating ginagawa at pagsusumikap ay magkakaroon ng magandang bunga sa inaharap. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. Ang sangguniang barangay 3 po ay nakikisa po sa Calamba City Integrated Science School.
Kaya hinihikayin po natin ang kooperasyon at tulong sa ating eskwalahan. Sa pangunguna po ng aming Kapitan Donnie Alvarez. Kaya po tayo ay mag-isa sa Brigada Eskwela. Kaya tayo na mag-isa sa Brigada Eskwela! A very blessed and good day to each and every one of us. I hope and pray that everyone is doing well and safe despite of our current situation. I'm Mrs. Maria Helen Orasyon, GPTA President 2019-2020 of Calamba City Science High School. I'm here to share about how in our own little way we can help in our Brigada Eskwela 2020. As a parent, we take lots of roles and responsibilities in our daily life, and one of these is being a stakeholder on our school where our children are enrolled in. Being a stakeholder means we are also invested on our welfare and service of our school and its students as a whole. We are all member committee who looks into our involvement through active participation in our school programs, projects, and activities such as like this Brigada Eskwela 2020. I'm asking each and every one of our parents and students, please participate. This is the most challenging school year 2020-2021. But with your help, parents and students, we can. One Kalsay, one family, we stand together, we stand forever. In our family, no one is left behind. Welcome to Calamba City Science Integrated High School. God bless us all and stay safe. Thank you. Magandang araw po mga magulang. Tayo po ay muling nabigyan ng pagkakataon upang magkaisa. Inilulunsad muli ng DepEd ang Brigada Eskwela. Ang ating paaralan ay kaisa sa programang ito upang maihanda ang lahat ng kailangan upang may pagpatuloy ang kanilang paglilingkod sa ating mga anak. Hindi na ito bagong bagay para sa atin. Sa mga nakaraang brigada ay napatunayan na natin na bukas ang ating mga palad, puso at isipan. Kaya tayo ay nagtagumpay. Dahil sa ating pagkakaisa, tayo ay naparangalan ng DepEd Regional at National sa medium category sa high school kung saan tayo ay nanguna. Ngayon po, ako'y muling lumalapit sa inyo bilang isang magulang. Kumakatok po ako sa inyong mga puso upang humingi ng inyong pakikiisa, upang may pakita ang ating pagmamahal sa mga mag-aaral. Sa maliit man na bagay o pamamaraan, ay maaari na nating may pabatid ang ating pagtugon sa pagtawag na ito. Ang ating mga ipagkakaloob na tulong sa ating paaralan ay makatutulong sa sama-samang pag-angat ng kalidad ng edukasyon ng ating mga anak. Para po sa mga kabataan, tara na! Brigada na! Hello po, dear parents. Ako po si Mami Tektal Campo na i-invite ko po kayo na tayo pong lahat ng mga magulang ay makiisa sa Brigada Eskwela at Oplang Balik Eskwela. Sana po lahat po tayo ay makiisa at lang tayo nang maintindihan po natin kung ano po yung mga dapat natin gawin, lalo-lalo na po nasa panahon po tayo ng pandemic at nang sa ganun po ay malaman natin kung ano yung pwede natin maitutulong at maisuporta sa ating mga anak para po sa mga panahon na nandito lang po sila sa bahay upang sila po ay maging productive. Kaya inaanyahan po kayo na tayo po ay makiisa sa Brigada Eskwela at Oplang Balik Eskwela. Yun lamang po. Magandang araw. Alam naman nating lahat na sa panahon ngayon, mayroon tayong kinaharap na pandemya. Mayroon tayong kinaharap na problema at iyon ay ang dala ng COVID-19 pandemic. Ngunit hindi dapat ito maging isang problema o isang bagay na makakapagtigil sa ating pag-aaral. Kung kaya't iniimbitahan namin ang lahat ng magulang, lahat ng alumni, lalong-lalo na ang mga estudyante ng Calamba City Integrated Science School upang sama-sama nating pagdiwang at gampanan ang ating mga roles sa nalalapit na Brigada Eskwela. Halina sa Brigada! Halina sa Calamba City Integrated Science School. Everybody including you can take part sa Brigada Eskwela 2020.
Even as students, we can donate health and safety kits and distance learning kits that you can drop off sa school. Pero kung hindi naman kaya, you can still support Brigada Eskwela by keeping yourselves updated sa official Facebook page ng Brigada Eskwela ng CCISS and of course, supporting yung activities initiated by the Supreme Student Government of Calamba City Integrated Science School. Bilang isang magulang ay naiintindihan ko ang pangambang nararanasan natin ngayon. Ngunit ako'y nagtitiwala na gumagawa ng paraan ang kagawaran ng edukasyon maging ang ating paaralan upang ito hindi maging sagabal sa edukasyon ng ating mga anak. Huwag sana tayong magsawang suportahan ang programa ng ating paaralan upang maisakatuparan ang pagpapanatili ng bayanihan tungo sa kalidad ng edukasyon na nararapat sa ating mga anak. Kaya kapwa ko mga magulang, ano pang inaantay nyo? Tara na at magbayanihan na sa Brigada Eskwela. Hindi man ito ang nakagawian nating Brigada Eskwela taon-taon, pero pwede po natin ipakita ang ating suporta sa ating paaralan. Pwede po tayo mag-donate kagaya ng mga alcohol, hand sanitizers, multivitamins. Huwag po natin kalimutan suportahan ang programa ng ating paaralan. Hindi natin mapagtatagumpayan ang lahat ng ito kung hindi po tayo magtulong-tulong. We can do so much together. In our own little ways, we can overcome all this. We should learn and work together as we heal together. Tara na! Magbayanihan na! Sa inyong lahat, ako po si Jennifer Kamat, nanay ng isa sa mga mag-aaral ng grade 8 zoology sa ilalim ng klase ni Binibining Joy Lawrence Lara. Sa kabila po ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, pilit po nang humahanap ng paraan ang ating paaralan kaisa ng buong student supreme government upang maihatid, upang patuloy na maihatid ang kalidad na edukasyon at kasiyasiyang online activities para sa ating mga anak. Bilang isang magulang po, nais ko po sanang hikayatin kayong lahat na suportahan ang mga initiatives na ito ng 100%. Maari po nating maipakita ang ating suporta sa maraming paraan. Virtually, mentally, spiritually, but most of all po financially. Alam naman po natin na ang tagumpay ng mga initiatives na ito ay nakasalala hindi lamang sa ating paaralan, ngunit higit sa partisipasyon ng ating mga anak at nating mga magulang. Ngayong linggo ng Brigada na tinawag nilang Brigada Eskwela 2020, 20 rason, 20 layon, handog po nila ang 20 virtual projects para sa ating mga anak. Mangyari po lamang na sumubaybay sa ating official Facebook pages at sa ating mga homeroom teachers at makipag-unayan sa ating mga homeroom teachers para po malaman kung paano tayo makakatulong. Maraming salamat po. Magandang araw po. Ako po si Vernon Kamat, ama ng isa sa mga estudyante ni Miss Joy Lawrence Lara ng Grade 8 Zoology na nakabase po sa ibang bansa. Inihikayat ko po ang lahat ng mga magulang na suportahan ang mga proyekto ng SSG, lalong-lalo na ang pagkalap po ng pondo para po sa mga mag-aaral na nahihirapan sa online or home-based learning dahil sa kakulangan po ng resources. Sana po sa lahat po ng sulok ng mundo, nasan man po tayo, suportahan po natin ang ating mga mag-aaral. Maraming salamat po. Isang po mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Ginoong Nelfren Sambalod, ang Brigada Eskwela Coordinator para po sa taong pampaaralan 2020 at 2021. Muli po akong kumakatok sa inyong mga puso para po muli makipagtulungan at ibigay ang inyong 100% sa Brigada Eskwela ng Calamba City Integrated Science High School para po muli po natin makamtan ang ating pong nakamit na tagumpay ng nakaraang Brigada Eskwela. Muli po tayong magtulungan, ibigay po natin ang lahat ng ating makakaya at suportahan niyo po ang lahat po ng programa ng aming paaralan para po sa Brigada Eskwela 2020. Tara na, Brigada Eskwela na! Zero, four, one, 80.
If you don't wanna think that you're just doing nothing, if you wanna believe that this story keep you going, let's show up, let's show up, let's come out, let's come out, let's start to dream all throughout. Yeah, yeah. Start right now. If you want, you know how. Let's start caring all throughout. Let's start now. Ikaw, ako, tayo, sama-samang tutugon sa hamon ng panahon. Maging kapatid, kapuso, kabarkada man o kapamilya, kaisa ka, kabahagi ka. Kung kaya, tara na, halika na sa Brigada Eskwela. Para sa kabataan, para sa bayan. Mabuhay! Ako si Rex Vival, ang inyong naging tagapagpadaloy ng palatuntunan. Tulungan, walang kupas na kaugalian. Tatag at tibay, sinasabuhay. Galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman.